Liwanag ang hatid ng programang nagbibigay diskwento sa electric bill ng mga pinakamahihirap na Pilipino. Pero kailangan niyong magparehistro kung paano. Alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Mahigit 2,000 pisong electric bill ang binubunong ngayon ni Nanay Daisy para sa 3 buwang singil sa kuryente. Di niya ito mabayaran dahil hindi sumasapat ang kita niya bilang tagapag-alaga ng bata at ng asawa niyang construction worker. Baka po maputulan, hindi kasi namin kinakaya yung magbuwa ng bayad. Ang hindi alam ni Nanay Daisy, gaya ng marami pang katulad niyang 4-piece beneficiary, may Electricity Lifeline Rate Program ang pamahalaan na maaaring makatulong sa kanila para maibsan ang bayarin sa kuryente. Ang design po nito ay binibigyan ng diskwento yung ating mga consumer okay. Na base sa na tinatawag nating marginalized, base sa threshold na dinefine ni ERC or inapprove ni ERC sa bawat distribution utility. Ang mababawas sa bayarin depende sa prevailing rate ng distribution utility. Halimbawa, sa Meralco, ang 4-piece beneficiary na kumukonsumo ng 20 kWh pababa sa isang buwan, 100% ang discount sa generation charge. Kaya ang bill na babayaran, nasa 20 pesos na lang mula sa dating humigit kumulang na 250 pesos. Kung mas mataas sa 20 kWh ang konsumo, aabot sa 20 to 50% ang discount. Miyembro man ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece o hindi, maaari raw makinabang sa programang ito. Yun nga lang, kailangan magparehistro sa inyong distribution utility. Lahat ng 4-piece family at saka yung mga tinatawag nating Social Welfare and Development Office Certified Poor ay pwede pong mag-apply sa kanilang distribution utility para maging beneficiary po ng ating lifeline rate. Sa tala ng DSWD, aabot sa 4.2 million ang kabilang sa 4-piece program ng pamahalaan. Pero as of July 31, nasa 12,900 pa lang ang nakapagpaparehistro sa Electricity Lifeline Rate Program. Kaya hinihikayat sila ng Department of Energy na i-avail ang programang ito ng gobyerno. Kailangan po nilang magparehistro. Pumunta po sila sa kanilang distribution utility office, kunyari po si Meralco sa Metro Manila, or sa Batangas, meron pong Batelec 1, Batelec 2. Sa mga miyembro ng 4-piece, ipresenta ang valid government ID at pinakabagong electricity bill. Sa mga hindi naman daw miyembro ng 4-piece, kailangan munang kumuha ng certification galing sa local social welfare and development sa City Hall o munisipyo. Kailangan po bago mag-September 1, ay sana po nakapag-rehistro na sila. Kung sakasakali po na hindi po sila makapagparehistro before September 1, pwede pa po bang humabol? Pwede pong humabol. Kanya nga lang po, pagdating na September 1, mag-uumpisa na po itong lifeline rate. Mm-hmm. Pag hindi po sila rehistrado, ang magiging rate nila ay yung lumang rate po. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.